The crucible is for silver, and the furnace is for gold. But the Lord tests the hearts of men. Proverbs 17 verse 3. Alright guys, welcome back to our channel Surigao-san for another minutes of treasure discussion and analysis. At ako'y mag-shout out muna sa lahat ng nanonood ngayon. Saan kayo sa mundo, kayo ay superheroes. Talking about our OFWs and Filipino contract workers in the Middle East, in Canada, in Australia, in Asia, in Malaysia, in Taiwan, also in Korea. Kumusta kayong lahat dyan guys? At lalo na sa aking avid subscribers right here in the Philippines. Sa lahat ng kapuluan ng Pilipinas ay meron tayong mga subscriber na sana ay aking pinagdasal na makakuha rin ng kunting piraso ng Yamashita. Malapit na guys ang ating third raffle draw. It's gonna be a couple of months from now. Ang ating papremyo para marami ang manalo ay meron tayong tatlong magandang magnetic compass na magagamit nyo sa pag-remap ng treasure site. At ang tanging gawin lamang ay mag-subscribe sa MT Suarez TV at sa my late father's channel, yung The Golden Boy, Real Guide to Treasure. Ngayon ay atin ang tingnan at tatalakayin ang treasure decoding nitong pinadala na treasure signs or symbols sa atin ngayon. Alright, okay mga katiyats, ito na tayo sa ating analysis and treasure symbol and signs decoding. Ito yung sketch na pinadala ng ating kaibigan na kung saan ay sa tingin ko ito ay Imperial Treasure Site kasi napakagandang mga signs ang nandito. At hindi lang yan, ang mga signs ay in triangulation form. Nagaganyan siya. At kung ating tingnan, ito ay typical treasure layout plan ng mga GIA or Japanese Imperial Army. Okay, ito yung sketch map. At ang ginawa ko dito ay gumawa ko ng isa pang layout which is medyo plastado na ang pagkalagay ng mga markers na malalaking bato. Ito guys, unahin natin itong parang footmark. Ang meaning ng footmark ay malayo pa ang deposit sa bato na yan. Kasi ang foot ay trail sign, meaning hakbang ka pa ng ilang hakbang. Sa kaso na ito, mayroong isa, dalawa, tatlo, apat na dots. At ang dots ay paakyat siya. At karamihan din ng footmark sign, ang treasure ay paakyat sa bundok. Kaya kada dot niyan, every dot, ang value ay 5 meters. All in all, meron siyang apat na dots. So 5 times 4, ang pinakamalaking deposit na nasa bandang south. South kasi papunta doon guys. Ayon sa kanyang sketch, ang north ay sa baba. Binalik-baliktad ang ano para hindi tayo maguluhan. Okay na lang, ito na lang ang gawin natin. So west dito. So ang estimate ko sa treasure bunker ay nasa 20 meters papuntang south doon sa ibabaw ng bundok. At ito naman guys, ito ay 5 meters distance galing sa footmark na bato. At dito naman sa kabila ay itong bato na nakalatag ang treasure layout plan. Itong mga butas dito, ito yan, ito yung mga direksyon dyan. Meron siyang apat na butas na kung saan itong tatlo ay yan ang tinatawag natin na giveaway. Merong tatlong giveaway at isang malaking treasure deposit dito. Ito yung bunker, ito yung papunta doon sa south.
Ngayon, dito naman ay 5 meters, kaya sa dalawang given na distances at mga marker, ma-figure out natin na naka-triangle yan. At kung naka-triangle yan, mayroong gitna yan. At kung mayroong gitna yan, ang gitna ay didiritso yan sa isa pang giveaway. Which is, ang sabi ng ating katiits ay 15 meters ang distance nito galing sa footmark. So 15 meters siya galing dito, meaning to say 5 ito. At kung titigil ka sa 5, dito lang yung isang point niyan. Kaya kung atin yan i-connect, 5 meters ang lalabas dyan. At mayroon siyang sobrang another 5 meters dito. Kasi 15 meters yan galing sa footmark. At yan ang malayo. Ngayon, mayroong ibang nagsabi na ang treasure bunker daw ay nasa ilog. Hindi pwedeng ilagay ang treasure bunker sa ilog. Kasi malalim, paano nila hukayin yan? Ang treasure bunker ay nasa 20, 30 to 50 meters deep. Paano maghukay ang hapon ng riverbanks na may tubig or creek na may tubig nang ganun kalalim na wala silang gamit na backhoe? Kaya imposible. Ang treasure dyan sa riverbank ay isang giveaway. Ang bunker dito ay nasa bundok, doon sa uphill na kung saan ay madaling maghukay sa bundok kasi yung tubig ay bumababa doon sa kapatagan, sa valley, at hindi manatili ng matagal ang tubig sa bundok. Okay, so ito na guys, sa palagay ko ay wala dito ang treasure sa dalawang bato na ito, kundi dito lang. So natagpuan na kaagad natin ng isang treasure deposit na giveaway. Ngayon, tingnan natin ang ibang picture kung saan nakalagay yung ibang giveaway. Ito yung pinaka magandang treasure sign sa mga picture guys. Ito, kung makita nyo, saan bang indicator ng distances dyan? Ito yung kanyang item. Ito ang nag-symbolize ng item, at kung nandyan ang item, meron niyang karugtong na arrow. Ito yung arrow niya. Well, hindi lang nilagyan niya ng arrowhead, pero yan ay arrow. At karamihan sa arrow ay nasa tail niya ang dot. Ito yung dot na nasa palagi sa tail. Ganyan kasi yan kung i-drawing natin sa eksakto. Nagaganyan yan ang itsura niyan. Kaya lang tinanggal nila itong arrowhead para maguluhan tayo kung saan tayo pupunta. No, dito ba o doon? Pero dahil sa ating experience na ganyan talaga, na nasa hulihan ang dot ng arrow, so ang arrow ay nagtuturo na papunta daw dito. Ayan, so estimate ko niyan ay nasa 2 meters. Ito. Papunta dyan. Kaya hukay tayo dito guys. Sa distansya na 2 meters at 2 meters din ang test dig, ang lalim. Okay. At meron na namang isang line dito na mahaba guys, ito. Yan ay man-made. At ang mahabang line ay 10 meters. Ngayon, hindi natin alam kung saan papunta, doon ba or papunta dito. Ngayon, meron na naman siyang dot sa kanyang dulo, ito. Or kung ito man yun, meaning to say papunta na naman doon ang direksyon. At ang sinasabi niya ay 10 meters, so meron tayong malayo na distance, 10 meters papunta dito. So dalawa na guys ang ating hukay, 10 saka 2 meters. Ngayon meron siyang dito guys, sikreto lang ito na sign guys. Ang mga hapon ay mahilig yan maglagay ng sign na secret lang na maliliit. Meron siyang letter B na gaganyan, no? Meaning to say 5 meters and then stop. Dig below another 5 meters. So ito yan. So meaning to say ang arrow niya ay nakapunta dyan. Tigil daw tayo sa 5, stop tayo, ganyan sabi niya. And then dig tayo ng estimate 5 meters deep. Kaya ang lalim dito guys, estimated ay 5 meters deep. At meron tayong tatlong butas na gagawin or hukay.
Ang distances ay 2 meters, 5 meters, and 10 meters. Ayan, pero meron akong ipapakita sa inyo mamaya na kung wala sa side na ito, sa left side, ay nasa harap niya mismo ang treasure, around 2 to 3 meters ang layo sa harap. At kung wala sa harap, guys, kung nakita niyo itong bato na ito, ay hindi yan bato. Sa tingin ko yan ay parang finish ng cement. Ito kasi yung kanyang original texture, itong nandito. Medyo rough. Magaspang siya. Ngunit pagdating dito ay parang finish na cement. Makinis. At malapad na. Kaya patag na siya. Kaya I think kung hindi nyo matagpuan sa gilid ng bato na ito ang treasure, sa harapan, ang treasure ay nasa loob mismo nitong bato. Kumuha lang kayo ng inyong maso, martilyo, pukpukin ang bato na yan. Pagtutunog siya na halo, butasin nyo. Huwag nyo kaagad biyakin, sayang ang bato. Butasin lang, tingnan ang loob. Gamit ang maliit na flashlight. At kung meron kayong metal detector, ay pwede na i-metal detect nyo ang bato na yan, para malaman natin kung merong metal na nasa loob. At ano naman ang ginawa ng metal sa loob ng bato? Tinatago yan. Okay, so punta tayo sa ibang sign. Ito yung sign sa riverbank, kung saan ay nakapurma na siya na arrow. Arrow na siya, parang dulo ng lapis. Ayan, guys. At of course, meron siyang item. Ito ang tinuro niya. Kaya sa ordinaryong treasure hunter, ito na talaga ang babasagin mo. Biyakin mo yan. O kung wala dyan, ay dito sa baba. Dito kasi po, dito lang mismo nagturo. At parang mayroong letter C siya dito, guys, na gaganyan. At ang sign na yan ay treasure enclosed in the rock. Kaya pwedeng dito. Kasi pag giveaway, yan lang naman ay maliliit lang na halaga. Nasa isang bareta. Ngunit ang isang bareta ay 10 kilos times 3,000 ay meron kang 30 million sa isang bareta. 30 million ba, guys, o 3 million? I-calculator nyo na lang. Sa 10 kilograms gold bar, yun ha. At kung hindi man yan gold bar, yan ay nakalagay sa maliit na box. Yan ay mga alahas, silver and golds at gemstones. Okay, mamaya tingnan natin. Papakita natin sa yung layout sa bato kung saan talaga nakalagay ang isang giveaway dyan sa sign na yan. Okay, ito na guys, yung pinaka-importante. Tayo ay maguguluhan minsan kasi pag i-cross natin yan, ay hindi yan perfect na 90 degrees kung nakita nyo. Ito dito ay 100 plus degrees to. Sabihin natin 109 degrees. Ito naman dito ay sure. Hindi umabot ng 90 degrees. Kaya maguguluhan tayo. Ang sikreto niyan ay ganito lang yan, guys. Ang isang coordinate ay dito yan. At kung itatama natin yan dito sa isang item, isang item to, paggawa tayo ng linya dyan, na eksaktong 90 degrees siya. Ayan, kung nakita nyo, ang item na ito, at saka ito, yan ay mga item, yan ay triangulation. Ito yung naka-triangle na treasure, guys. Ayan. At matagpuan daw yan sa mga bato na naka-triangle dyan. At yung mga naka-triangle na bato ay yung pinakita natin kanina, ito. Ito yan. Ito yung naka-triangle, guys. Ito. Ang footmark, ito na sign ay walang treasure dyan. Ang treasure pa na pang-apat ay nasa bunker sa itaas ng bundok. Okay, balik tayo. Ngayon, kung nakita nyo yung pinakita ko kanina, ito. Sabi ko, di ba mayroong treasure in front? Bakit ko nasabi yan? Kasi dito, mismo sa main treasure main stone map, ito yung stone map layout,
ay mayroon kasi siyang maliit na dot dito. Ano bang ibig sabihin niyan? Ito yung malaking bato na hugis. Yung kanina, yung parang square na makinis ang surface yan. At itong item dito na maliit, yan ay giveaway, ay nasa harap lang ng bato na ito. So therefore, nasa harap, wala sa gilid. Pero yung kanyang mga aro ay nagtuturo na nandito daw sa gilid. Kaya maliligaw talaga tayo. Kasi ang mga hapon ay very clever, tricky, magician, enigmatic, ganyan sila mag-isip. Hindi natin kaya na mabasa yung iniisip nila. Kaya naguluhan tayo. So ang nangyari ay sa harap mismo ng, ito kasi yung north, sa harap nitong bato na malaki, around 2 to 3 meters, ay dyan maghukay. Ito yung hukayin nyo guys, itong maliit na item. Going sa east-north, northeast, papunta dito. Ayan, so alam nyo na. Ngayon, tingnan natin ito. Ano ba ito? Ito yung bato na, ito na bato, itong malaki. Ito yan siya at ang sabi niya, eh may mga indicator siya na nasa baba lang ang treasure. Ito, marami siyang indicator na nasa baba ang treasure. Meron dito line, papuntang baba. Ito naman ay sign niya ng opening. Itong nagaganyan, pag papunta na guys sa langit ang arrow, ay use our common sense. Walang pupuntahan sa langit, hangin lang. So, reverse arrow yan, pababa yan. So, meaning to say ay sa baba nito mismo, ay meron pang isang giveaway na matagpuan nyo. Kung wala sa harapan niya, sa gilid or sa likod, meron pa ditong dalawang dot. Pwedeng 2 meters papunta dito sa gilid. At kung wala talaga guys, ay punta naman tayo sa ating maso or martilyo. Pukpukin tong malapad na surface ng bato ito. Pagtutunog yan, meaning merong nakapats na simento dyan at merong maliit na opening dyan. At yan ay isang hollow rock din kung saan dyan tinatago yung giveaway. Meron na tayong katiyats guys na nakakita ng diamonds na nilagay lang sa hollow rock. Hindi ko lang sasabihin kung sino, pero meron na tayong nakakita ng katiyats sa gabay ng ating channel. Ay meron ng tatlong siniswerte. At yun ay mga, sa tingin ko naman, ay mga mabubuting tao. Kaya ginaguide sila ng angels or ng tagabantay. Kaya nila natagpuan. Ngayon guys, magtaka tayo, bakit ang layo ng isang dot dito? At siya ay naka-offset. Hindi siya tumatama sa south na linya. Naka-offset siya papunta dyan. Sa estimate ko ay nasa 3 to 5 meters. So, step tayo ng 3 to 5 meters papuntang south, southwest. Okay, ito yung west. So, southwest, hakbang tayo ng 3 to 5 meters. At ito yung item. Which is, yan ay malaking deposito yan. Kasi nilayo nila yan. Inilayo nila yan dito sa tatlo. Ay napakalayo niyan. Ang distance niyan ay 20 meters uphill. 20 to 25 meters papunta doon. Sa itaas ng bundok. At doon kayo maghukay. Estimated deep. Kung yan ay treasure bunker ay napakalalim niyan. 20 to 30 meters or even aabot yan sa 50 meters pag treasure bunker. Kaya lang, sana ay hindi yan treasure bunker para makuha nyo lang yan sa 7 to 10 meters ang lalim. Papunta doon guys sa south. Ngayon, para hindi kayo maguluhan, ay tingnan na natin itong aking ginawang ito. Okay, okay, dito na tayo. Palakihin natin kunti. Okay guys, so atin lagyan niya ng center. Ito yung sentro. Ngayon maggawa tayo ng line. Ganyan. Dito rin i-cross natin yan. So eksakto talaga. Eskwalado.
At klarong-klaro na itong rocks in triangulation ay parte yan ng isang square. Itong naka-triangle dito, kasi ang treasure guys, pag makita natin yan sa mga bato ay nagaganyan lang yan, tatlong triangle. Ngunit ang isa niyan ay missing. In actual, apat talaga sila yan. Sila talaga ay apat na gaganyan yan at naka-cross yan. At sa bawat dulo niyan ay mayroong item yan. Kaya lang dito sa triangle, itong tatlong dot kasi yan ay tatlong separated treasure at ang isa niyan ay missing. Pwedeng dito ang isa niyan. Pwede rin sa gitna ang isa niyan. Depende sa treasure layout ng nagbaon. Okay, at ngayon, ayon sa ating katiits, ito ay 5 meters distance. Galing sa paa, papunta dito ay 5 meters. Galing sa paa at papunta rin dito ay 5 meters. Ngayon, meron ng sinasabi natin na constant distance. Ngayon, mag-measure tayo ng 5 meters papunta dito guys. Ganon din sa kabila, 5 meters papunta dito. At kung saan mag-cross or mag-intersect yung mga lines, ay ito na yung pangtatlong treasure deposit. Ito yung third deposit. Meaning wala dito guys sa bato. Kasi kanina tinuturo nitong bato, ang bato na ito. Ngunit kung sundan natin ang stone map layout ay nandito lang pala ang treasure sa banda rito. At sa estimate ko yan ay 5 meters galing sa bato. Galing dito sa bato na yan, papunta dito ay 5 meters. At dito tayo maghukay, align sa south kasi dito, ito yung north. Ito yung west. Kaya guys, ako'y magpa-premium next month. Make that next month, 2 months from now, ako'y magbibigay ng tatlong magandang magnetic compass. 1,000 plus ang halaga ng bawat isa. Para marunong na rin kayo mag-remap ng treasure site. At ang guide nyo ay itong mga video ko na gaya nito, ay marunong na kayong mag-remap ng treasure site. Okay, at itong paa, walang treasure sa paa guys, kasi ang paa ay trail marker lang yan, meaning hakbang tayo, karamihan ng paa na sign ay nasa 10 to 12 meters ang layo papunta doon or papunta dito. Ngayon, marami tayong pagpipilian guys kung saan naka-align ang isa pang malaking treasure itong nasa foot. Ngayon, dahil doon sa stone map ay nalaman natin saan na ba yun. Okay, ito. Nalaman natin na dito lang pala ang item. Kung ito ang south, ang item ay nasa southwest. Papunta siya dito. Distance is 20 to 25 meters. At dito banda yung footmark. Dito. Okay, balik tayo. Ngayon, ito yung footmark at mayroong nakalagay na apat na dot. Ang apat na dot ay 20 meters distance. At saan ba tayo pupunta guys? Papunta ba dito? Tayo ay pupunta muna straight dyan. Pagdating natin dyan sa 20 to 25, ay hakbang tayo dito ng 3 to 5 meters and then stop kasi nandito yung entrance ng tunnel. Yan ay vertical tunnel at sana naman hindi yan treasure bunker kasi ang treasure bunker ay napakahirap talaga yan. Mayroon pang mga chemicals na poisonous under the bunker. Mayroong booby traps kaya sana ay hindi yan treasure bunker. Sana ay malalim lang. Ang pagkabaw ng malalim na malaking giveaways ay 7 to 10 meters. So kayang-kaya. While dito naman sa mga giveaways, ang lalim ng giveaways kung siswertehin ay
Nandiyan lang yan nag-umpisa sa 2 meters going to 4 meters. Kung siswertihin kayo ay mababaw lang. So, tatlong deposit dito guys. Isa, dalawa, tatlo. At ang pang-apat ay nandito sa itaas ng bundok. Going uphill. Kasi ang footmark naman, ang footmark sign ay palagi nagtuturo yan pa itaas. Ang tinuturo ng footmark ay aakyat tayo doon sa bundok. Sa trail. Kaya karamihan ng treasure sa footmark ay nasa slope ng bundok, papuntang bundok. Yung pinuntahan ko nung isang buwan, may footmark doon. Natatagilid yung footmark. Yun pala ang footmark ay nagturo pa sa isang bato. Tapos ang tinuro niya na bato ay may mahabang arrow na nagtuturo doon sa ibabaw ng bundok. Kaya nandoon ang ano, ang sa layout na yun, nandoon ang treasure bunker sa itaas ng bundok, malayo, nasa 200 meters galing sa isang bato. Dito yun, kung yung sa isang ano ko dito, yung natagpuan ko at papunta siya sa bundok, straight, naka-straight siya. Okay ba guys, at sana ay hindi na ako magtagal, naintindihan nyo yung aking ni-presenta ngayon. Medyo magulo kasi siya kasi very advanced na siya. Ito ay sinasabi ko masterclass decoding na itong mga topic natin, kaya medyo magulo na siya. Pero kung merong kayong mapa dyan sa lugar na yan, kung merong mapa ay madali lang ang paghanap ng treasure. Ako noon ay wala pa akong metal detector. Palagi lang ako nag-rely sa treasure sign, kaya talagang mapapagod tayo pag wala tayong metal detector na maganda, ay palagi tayo nag-miss kahit mayroong mga signs. Ang metal detector, yun ang magtuturo talaga, mag-detect. Basta't ang bilhin nyo lang, siguraduhin nyo na ang lalim na ma-detect ng inyong metal detector ay aabot yan sa 4 meters hanggang 7 meters. Magkakuha na kayo ng mga giveaways sa ganyang lalim. Okay, maraming salamat guys, at huwag magkalat sa bundok, sa kapaligiran. Kung tayo mag-treasure hunt, ibalik natin ang ating mga nahukay na lupa, ang mga butas ay ating takipan para walang madisgrasya. At huwag din mag-iwan sa bundok ng mga plastics, mga butelya na gawa sa plastic, kasi baka kakainin yan ng mga hayop at mamatay ang mga hayop doon sa bundok. Maraming salamat sa panonood, Surigao San. Magpaalam na. Ciao for now.